Okay mga kabutingting, meron tayong gagawin ngayon, microwave, no? Ayan, no? Saka yung tatak niya, no? Diba? Hindi siya common yung tatak niya, no? Hindi siya Whirlpool, hindi siya Panasonic, hindi siya American Home, no? Alam niyo mga kabutingting, ang may-arang tong nanay niya, boy pa yan. Boy pa yung mga magulang niya, no? Boy pa yung mga magulang niya. Swerte nung anak niya, mga kabutingting. Meron siyang ano? Meron na siyang amana. Walang kwenta joke, no, mga kabutingting. No? Meron na siyang amana. Okay, mga kabutingting. Welcome back to my channel. Okay mga kabutingting, eto saksak na natin itong kanyang microwave. Tinignan ko na po ang kanyang microwave at tinignan ko na rin po yung volts niya. 110 volts lang po siya. 110 volts. Kaya mga kabutingting, sasaksak po natin, sasaksak muna natin. No? 110 volts po mga kabutingting, no? 110 volts siya. Wala. Hindi po umaandar ang kanyang digital timer. Ha? Hindi maandar. Ha? Walang ilaw ang kanyang digital. Buksan natin mga kabutingting kung bakit. Nakita mo ng ganyan, tapos sumigo ng konti, okay na. Okay mga kabutingting, bubuksan na natin. Titignan natin kung bakit. Ano nangyari sa kanya. Siyempre, unang-unang test natin mga kabutingting ay ang kanyang fuse. Ha? Titignan natin ang fuse kung meron bang kung buo ba ang ating fuse o hindi na buo. Ayun, wala na. Ha? Busted na po ang ating fuse. No? Ayan na. Dapat gumaganyan siya, no? Nagre-reading. Kaso wala na siya reading. Ibig sabihin, busted siya. Tagtalin natin mga kabutingting. Yung mga ganito mga kabutingting, wala tayong makuwang piyesang ganito, no? Dito sa lugar po namin, no? Ang fuse po ng microwave. Ngayon po, gagawa lang po tayo ng fuse po, no? Kukuha lang. Ito mga kabutingting, asbestos to, no? Kukuha lang po tayo ng apat na hibla, no? Sa 2, 3, 4. Ayan, ano? Apat na hibla lang po. No? Ito pong gagawin natin fuse. Kasi hindi pwedeng matapang ating fuse. Hindi pwedeng mataas yung ampere niya. Kasi baka hindi na po maputol ang fuse pag meron na pong shorted sa mga piyesa niya. Kailangan napuputol din po ang fuse. No? Kasi importante po yun. Ngayon, itong fuse mga kabutingting, igas-gagas lang po natin ito sa samiento. No? Ito. Gas-gas lang po natin yung dulo niya. No? Yan, gas-gas lang natin. Gas-gas-gas natin. Okay. Tapos, ipitin lang po natin ang ano. Yan, ipitin lang po natin dyan. No? Yan, o kaya sana na pwedeng ipitin. Yan. Yan, ipitin lang po natin ganyan. No? Tapos, kukuha po tayo ng soldering. Iron, no? Eto. Yun. Tapos, dadagdagan pa natin ng konti. Ayan. Tapos lalagay na natin yung apat na hibla. Tapos patuwi lang natin. Okay. Ngayon mga kabutingting, babaligtad natin. Doon naman tayo sa kabila. Medyo mainit. Medyo mainit pa. No? Ipiti lang natin para mayroong tagahawak sa fuse natin. No? Yan. Tapos lalagay natin ganyan. Tapos lalagyan uli natin lang. Yan. Tapos hinangin natin.
Okay na yan. Tapos patuloy na natin ang sobrang wire. Puputuloy lang natin. Aray, mainit. Tapos lalagay na natin. Lalagay na natin. So, lagay niya. Okay, kalagay na natin mga kabutinding, no? Ang kanyang fuse. Tapos, titingnan natin kung buo na ba ang ating fuse. Ayun, buo na. Ha? Ayun, no? Maandar na yung ating. Ha? Maandar na siya, okay na. Ngayon, isasaksak natin siya mga kabutinding, no? Isasaksak natin siya. Ayun, meron na siyang ilaw, ha? Nagkaroon na siya ng ilaw. Ayun, ha? Ang ganda ng ano niya, ha? Oh, ang sulat, ang nakasulat dito, ready, ha? Ngayon, kukuha tayo ng, eto, siguro, time entry, ha? Ay, ayaw. 1, 2, 3. Wala na mga kabutingting. Hindi na siya nagpa-function. Wala na. Dead call na ang ating ano, ang ating digital timer. Hindi na po umaandar ang kanyang memory. Ayun, bumigay na rin, no? No? Kung sana lang nawala. Tingnan natin dito, bakit? Titingnan ulit natin ang kanyang fuse kung bumigay ba, pero siguro hindi kasi hindi pa naman natin ito pinandar eh. Ayan, oh, buo pa rin siya, oh, na? Ibig sabihin mga kabutingting, talagang may problema talaga ang kanyang pusa, na rin siya nag-shutdown, no? Hindi naman bumigay ang kanyang fuse, pero nag-shutdown din ang kanyang digital timer. Ang gagawin, ang magagawa lang po natin dito mga kabutingting ay digital timer to analog timer. Magiging analog na lang siya mga kabutingting, no? Para magamit naman siya. Sayang din naman mga kabutingting kung itatapon lang to dahil sira ang kanyang digital timer. Gagawin naman natin siya analog timer. Di bali ang mangyayari to mga kabutingting, digital timer convert to analog timer. Okay mga kabutingting, simulan na natin ang pag-convert ng analog. Okay mga kabutingting, bago pala natin ito i-convert ng analog, titignan muna po na natin ang kanyang magnetron kung umiinit ba o hindi. Kasi kung hindi rin pala, kung hindi rin naman umiinit to, tapos gagawin natin siyang analog, hindi rin magagamit kasi wala, sira ang kanyang magnetron. Kunyari lang ha, hindi ko alam na kung sira ba ito o hindi. Ngayon, irerekta muna natin mga kabutingting. Paano ba ang magrekta ng microwave na hindi gumagamit ng timer, no? Ganun lang kasimple ang tanong natin. Napakasimple lang mga kabutingting, ganito lang gagawin natin para malaman natin kung umaandar ba ang magnetron o hindi. Tatanggalin lang po natin ang kanyang line 1 at saka line 2 sa kanyang primary transformer, no? Yun lang po, tatanggalin lang po natin. Ito ang una. Ito yung pangalawa. Di ba? Okay na yan. Patanggal na natin. Di ba? Yan po ang line 1. Ito po yung line 2, no? Sa ating AC cord. Ngayon mga kabutingting, lalagyan natin to ng source. Talagang direct source. Talagang rekta sa kuryente. Para malaman natin kung umaandar ba ang kanyang magnetron. Okay mga kabutingting, ito yung lalagyan natin ng line 1 at saka line 2, AC cord power, okay? Ito ang ating AC cord mga kabutingting, no? Ayan, ito ang ating AC cord. Ngayon, lalagyan natin ng line 1 at saka line 2 dito sa kanyang primary transformer, no?
Lalagay na natin ang line 1. Ngayon lalagay natin ang line 2. Hindi naman natin ipipix to mga kaputingting kasi tatanggalin din naman natin, titingnan lang natin kung umahandal ba ang kanyang magnetron. Okay na lang, okay na. Pag ganyan lang mga kaputingting, no? Titest lang naman natin. Hindi naman tayo magtatagal dyan eh. Okay, nalagyan na natin, no, mga kaputingting. Okay mga kaputingting, saksak natin sa 110 volts na. Ay, bunutin ko muna pala mga kaputingting, no? Kasi kailangan lagyan muna natin siya ng tubig. No? Tasa na may tubig, no? Tingnan natin kung iilit pa to o hindi, no? Apasok natin. Yan. Ayan, eto. Rekta tayo niyan, no, mga kaputingting, no? Eto. Eto ang ating AC cord. Eto ang cord ng microwave, no? Hindi natin ginamit ang kanyang AC cord, no? Nagrekta tayo niyan, rekta, no? Rekta tayo, rekta. Okay, mga kaputingting? Saksak na natin. Magbibilang lang tayo, mga kaputing, na mga 30 seconds lang, 30 seconds. Nangangamoy na ang kanyang magnetron, mga kaputingting, no? May amoy na. Ano na, ibig sabihin, may function na siya. Tingnan natin. Bunutin ko na, mga kaputingting, no? Bunutin na natin. Kasi, hindi naman tayo kasi gumamit ng electric pan, eh. Baka masyado tayo ma-overheat, no? Kaputingting, no? Tingnan natin. Ah, oo, mainit na siya. Ayun, no? Ah, may konting usok na siya. Okay na. Okay na yun. Ang importante, ngayon pwede na natin siya gawing analog. Analog na natin, mga kaputingting. Okay, tanggalin na natin ang ating AC cord, no? Tanggalin na natin. Okay. Ibabalik natin ang kanyang yung dalawang tinanggal natin, mga kaputingting, no? Balik lang natin. Tapos yung isa, balik din natin. Ano lang, baliktad. Hindi parehas pala. Ano lang. Mataba pala ang isa. Payat ang isa. Hindi rin pala parehas ang ano niya. May sarili silang ano, lalagyan, no? Okay. Putulin muna natin, ang una ay ang dito tayo. Puputulin lang natin ang tanggalin muna natin ang dapat tanggalin, ha, yung mga putulin lang natin ang mga cable tie, ha? Tanggalin natin para makita, matrace natin ng maayos. Tanggalin lahat natin ang mga cable tie. Okay, nandito na tayo, no? Sisimulan natin sa line 1, no? Ito, line 1, line 2, no? Ibali ang ating line 1 ay simulan na natin dito sa block. Line 1, block. Ayan, pumunta siya doon, umikot, pumunta sa thermostat, no? Tapos umalis na naman siya, pumunta siya na, dito na naman siya, pumunta na naman ulit siya sa thermostat na naman, dalawang beses na, no? Tapos, itong block ay pumunta siya sa ito. Ang black ay pumunta sa, okay mga kaputingting, ang line 1 ay pumunta sa micro switch. Ngayon gawin muna natin, mga kaputingting, tatanggalin muna natin ang kanyang micro switch, ha? Tanggalin muna natin ang kanyang digital timer, ha? Tanggalin muna natin siya. Tanggalin natin ang kanyang tornillo dito.
sa microswings. Tapos tanggalin natin ang kanyang. Ayan. Okay. Sisimulan natin dito mga buninding na. Tanggalin muna natin lahat ng nakalagay dito sa mga micro switch na. Okay mga kabutingting, natanggal na natin lahat ng mga ano, ha? Pinagpuputol na natin. Tapos dito naman tayo. Tatanggalin muna natin 'to. Dito tayo maglalagay ng timer mga kabutingting, ha? Dito natin lalagay itong timer na to. Ngayon, pwede naman nating ano to eh. Kahit tuloy na natin itikit tong timer na to dito sa lalagay niya, ha? Ngayon, gagawin natin mga kabutingting. Sisimulan muna natin sa line 1, ito. Okay. Ito ang ating AC guard, no? Ito na. Ito ang ating lace AC cord. Ito na. Yan. Papakita ko lang sa inyo, no? Step by step tayo, no? Yung AC cord na yan, ito. Pumasok siya rito, no? Itong kulay black at saka itong kulay white, no? Itong kulay black, pumunta sa fuse, pumunta sa winding, tapos ito na. Ito na siya, no? Ito yung kulay black. Itong kulay black na ito, no? Gawin natin line 2. Tapos ito, gawin nating line 1. Itong una, no? Itong white, tingnan mo. AC cord, ito white. Magkadikit lang sila, no? Magkadikit lang. Kaya ito ang ating magiging line 1, no? No? Itong line 1 natin ito, idediretso po natin to sa timer, no? Para hindi po tayo masyado naliligaw. Line 1, no? Idediretso agad natin sa timer, no? Okay. Itong pong timer na to, oven yung mga oven toaster na timer, no? Ito yung ginamit natin. Ang minutes po to nito ay 15 minutes lang. 15 minutes lang po ang ano niya, no? Ang pinaka timer niya 15 minutes lang. Ang line 1, didiretso po natin sa timer, no? Dito lang, ha. Kuha lang po tayo ng spaghetti tube. Kuha lang po tayo ng spaghetti tube, no? Tapos lalagay na natin ang line 1. Okay. Lalagyan na po natin ng spaghetti tube ang line 1, no? Ang line 1 pumunta sa timer ng. Tapos itong timer na to mga kabutingting, kukunin niya yung apat na parts, yung apat na spare parts ng microwave. Unang parts, ilaw. Kukunin po natin yung ilaw. Okay, nakuha na po natin ang ilaw, no? Lalagyan natin yung isang linya ng ilaw. Tapos kukunin po natin ang ito naman po tayo. Ito po ang ating pan, no? Ito po yung pan natin. Kukunin naman po natin ang isang linya ng pan, no? Isang linya kukunin po natin ito. Lalagay din natin dito. Lalagay natin dito. Oh, nakadalawa na po tayo, no? Dalawa pa yung kailangan natin ilagay dito. Kukunin po natin ang linya ng synchronous motor. Ito po, no? Ito po nasa ilalim niya, no? Ito. Itong dalawang ito, no? Nandito sa ilalim. Ito po ang tawag dito, synchronous motor, no? Kukunin din po natin yung isa. Lalagay din po natin dito, no? Di bali, nakatatlo na po tayo niyan, no? Tatlo. Tapos, kukunin naman po natin ang linya ng transformer. Ito. Ito po, dalawang linya, no? Kukunin lang po natin yung isa. Okay.
Tapos lalagyan na natin dito, no? Okay na. Di kasi nabuna po natin ang line 1, no? Ang line 1, nakuha niya na po yung apat na parts, no? Yung ilaw, yung synchronous motor, yung pan, at saka yung transformer, no? Ngayon, lilipat naman po tayo sa line 2. Ito, line 2. Line 2. Pumunta po siya doon. Pumunta po siya rin. Ayun, no? Ayan, pumunta siya sa thermostat, no? Ayan, thermodist natin, no? Tapos, bumalik na naman po siya rito. Ito. Pumunta na naman po siya uli sa thermostat, no? Pagdating sa thermostat, ito na siya, no? Itong thermostat na to, ilalagay po natin siya sa ating switch, no? Sa ating door switch, no? Lalagay natin sa kanyang door switch. Dito natin siya ilalagay. Okay, palit. Lalagay po natin siya sa door switch. Okay, nalagay na po natin sa door switch, na? Ay, ay nakalimutan pala tayo, mga kapatid. Tanggalin muna natin kasi nakalimutan ko pala maglagay ng ano dito. Ng spaghetti tube. Okay. Lagay na natin dito. Ayan. Di bali po ang line 2 natin, na? Nilagay ko muna po siya sa door switch, na? Na ngayon, yung door switch, meron na naman pong isang lalabas, siyempre, no? Lalabas siya. Ito pong door switch na to, kailangan kunin niya rin po yung apat na naiwan na mga linya ng mga spare parts natin, no? Kukunin niya po yung apat din. Kukunin niya po yung ilaw. Parang kagaya din po ng oven, no? Yung timer, no? Kumuwarin po siya ng apat, no? Ito din po, kukunin niya rin po yung apat. Ilaw. Tapos, ito, linya ng pan, ito, kulay red, no? Lalagay din po natin, tas lalagay din po natin sa dito. Di bali nakaano na po tayo niyan, ha? Naka ilaw, pan, tapos kukunin din po natin yung synchronous motor sa ilalim, no? Kukunin po natin. Ito, no? Kukunin natin siya. Ayan. Kukunin natin. Ngayon, mga butinting, transformer na lang kukunin natin yan, no? Ito po yung transformer na isang linya pa, no? Itong isang transformer na isang linya, idediretso din po natin siya sa isang door switch. Dito naman po natin siya idediretso. Dito sa isang door switch niya, no? Idediretso muna natin siya sa door switch. Tapos, itong lumabas sa kanyang door switch, doon pa lang natin siya ilalagay doon sa kanyang kasamaan. Yung kasamaan niyang apat. No? Yan. Ganyan, mga kaputingting, no? Lahat yan, nakakonekta na sa bawat isa, no? Ngayon, ilalagay muna natin dito. Tapos, iyanong po natin yan, ha? Ayusin po natin yung mga wire na yan. Lalagyan din po natin yung mga spaghetti tube, no? Bubuksan muna natin, ha? Ito po yung ano, habang pag wala po dito yung ating yung takip dito, ito po yung ano niya, ito, itong block na to, no? Ganin mo lang po yung block, tapos para lumabas na pipintuan, no? Okay. Tapos ilalagay na po natin to. Ito, rin muna natin mga kaputingting.
lalaki. Ito, lalagay na muna natin ito mga kuninting, no? Lalagay muna natin ito. Yan. Tapos sarado na natin ito mga kuninting. Ayan. Okay mga kuninting. Di bale, dalawa lang po ang hindi natin nalagyan ng ano, no? Yung line 1 at saka line 2, no? Sila lang po hindi natin nalagyan ng ano. Tapos kayo mga kuninting, ito po ang timer niya, no? 15 minutes lang po yan, no? Ta-timer muna natin, no? Timer natin, ayan. Ayan. Tapos, saksak na natin mga kabutinting. Ay, dadala nga pala mga butinting. Lagyan pala nga, nalagyan pala natin ng ano? Tasa, no? Nilagyan na natin ng tubig para malaman natin kung umiinit ba o hindi ang ating ginawa, no? Okay. Saksak na natin mga kabutinting. Magkaiwalay naman sila. Magkaiwalay yung line 1 at saka line 2. Hindi naman puputok yan. Ayan. Mandar na. Bigyan lang natin siguro yan mga kabutinting ng mga 1 minute lang mga kabutinting. Lagyan natin ng 1 minute. Pagkatapos ito mga kapatinting, pagkatapos nito, ano natin, gagawa naman po ako ng diagram niya para lalo nyo po mas maintindihan kung ano ba yung mga pinagkukuha kong mga spare parts, no? Para lalo nyo po maintindihan ang pag-convert po ng digital to analog. Okay, pwede na siguro yan mga kabutinting. Bunutin muna natin. Tapos tingnan natin yung ano. Tama, init na nga. Ayan na. Okay mga kabutinting. Hangan na lang natin ito. Problema na lang natin ito. Ang paglalagay ng ating timer dito sa kanyang ano, lalagyan, no? Ilalagay natin dito. Okay mga butinding, buputasan lang natin ito, no? Buputasan lang natin dito. Okay mga kabutinting, naayos na natin. Ngayon, kukuha lang tayo. Ano? Ginasgas ko na ito kanina eh. At papakita ko lang sa inyo na ginasgas ko na. Na ginagasgas to para mas maganda yung copy ng ano, yung blue stick natin. Tapos, ito naman timer natin. Ginasgas ko na rin to. Inuulit ko lang para makita nyo lang. Sayang din kasing oras eh. Yan. Ngayon, painitin na natin mga kabutinting. Gamit tayo ng heat gun. Painitin din natin tong ano niya, lalagyan niya. Na? Para maganda yung kapit. Okay mga kabutinting, malapit na. Hindi ako gumagamit ng blue gun sa ganito mga kabutinting kasi hindi masyadong mainit na mainit yung blue gun kasi mga kabutinting mas gusto ko talaga yung heat gun, talagang maganda yung ano niya, maganda yung pagkalusaw niya, ha? Dinidikit ko lang ang oven, ha? Dinidikit lang natin na ganyan yung oven timer niya. Tapos yan, tapos painitin uli natin siya. Para mas maganda yung ano niya, yung kapit niya.
Tapos mainitin din natin ang kanyang timer sa gilid. Painitin din natin. Tapos lagyan din natin ng konti pondo. Lagyan lang natin ng konting pondo. Kasi meron na doon sa ilalim eh. Tapos painitin natin ulit. Okay, lalagyan na natin mga butinting. Lalagyan na natin siya. Ayan. Pagkalagay natin mga butingting, gaganin natin, tapos lalagay natin yung knob niya. Lalagay natin yung knob niya mga butingting. Ayan. Pagkalagay ng knob natin, didiretso natin. Ayan. Para yung pointer niya, no? Ayan. Para makita nila yung pointer. Ngayon, dahil tama na, ayusin lang natin ng konti na para pag inikot natin yung knob, hindi siya ano, okay. Okay. Palamigin na lang natin ito mga butingting para dumikit siya ng maayos. Okay mga butingting, habang pinapatuyo natin yung timer, ito. Ayusin muna natin ang aning ating ano. Lagyan natin ng spaghetti chop. Okay. Yung isa naman, lagyan din natin. Okay, lagyan na natin. Safe na ang ating microwave. Okay mga kabutinting, nalagyan na po natin ang ating timer dito sa lalagyan niya. Ayan, nilagyan po na po siya ng analog timer. 3, 6, 9, 12, 15. 15 minutes po yung mga kabutinting. Ngayon mga kabutinting, lalagyan muna natin ang kanyang terminal. No? Ay, ang isa. Tapos ang ating pangalawa. Okay, nalagay na natin. Tapos, lalagay na natin ito sa lalagyan niya. Ayun. Ngayon, mga kabutinting, tuturo nyo lang natin siya. Okay, mga kabutinting, tuturo nyo muna natin siya. Subukan na natin siya paandarin mga butingting. Lalagyan muna natin siya ng tubig. Okay mga butingting, eto, tasa, tubig. Lagyan natin sa loob. Okay. Okay mga butingting, saksakan na natin. 110 volts na mga butingting, no? Okay. Boss dito, meron. Lagyan lang natin si Mirul siya ng 1 minute lang, no? Kasi 3 minutes ko eh. Ibig sabihin hanggang dito lang ang ating timer. Dito lang natin lalagay. Yun, ha? Okay
Okay, mga butingting, ayan, umaandar na lahat, no? Ang piyesa niya. Yung ilaw, ang ating magnetron, ang ating pan, no? Okay na, umaandar na. Bigyan lang natin siya ng 1 minute, mga butingting, no? Tapos mamaya, i-ano natin yan, mga wire niya. Pagsama-samahin natin, iti-take natin lahat yan para magandang tingnan. Pwede na siguro yung mga butingting, no? Tignan natin. Tignan natin, buksan naman na natin. Okay mga kabutingting, buksan na natin. Ayun, buksan na mga butingting. Okay na ang ating conversion ng ang digital timer to analog, no? Tapos mga butingting, itip lang natin. Tape lang natin ang mga wire niya para medyo maganda tingnan, para hindi gulo-gulo, no, mga butingting, no? Ayusin lang natin. Ayusin lang natin yung mga wire niya. Sama-samahin lang natin mga kaputingting ang mga wire niya. Okay mga kaputingting, ayan na. Naayos na natin, tapos takpan na natin mga kaputingting. Okay, maraming salamat po mga kaputingting. At natapos na po natin ang ating project. Digital timer convert to... Okay mga kaputingting, gagawa po tayo ng diagram ng digital timer convert to analog timer. No, mga kaputingting, no? Ito po ang pinaka-diagram po natin. Una, mga kaputingting, magdodrawing muna po tayo ng AC cord, no? AC cord muna tayo. Yan ang AC cord natin, no? Ito ang ating line 1. Natin nga itong line 2 natin, no? Ngayon itong AC cord, di ba mga butingting, dumaan siya ng board. Pumunta po siya ng board. Yung kulay puti, yung kulay white, ito, katabi niya lang po ang isang terminal ng white na magkatiting. Tapos yung kulay black, dumaan po siya ng fuse, no? Dumaan siya ng fuse. Tapos dumaan siya ng winding. Tapos eto naman po siya. Di bali po, ang gagawin po natin niya mga kaputingting, eto po di bali ang ating line 1. At eto po ang ating line 2. Ito pong line 1 natin mga kaputingting, ididiretso po natin siya sa oven timer. Ito po ang timer natin, no, mga kaputingting, no? Oven timer natin. Ididiretso po natin siya. No? Diretso po natin siya sa oven timer. Ngayon po mga kaputingting, ito naman po ang ating line 2. Dadaan naman po siya sa ating door switch. Diba mga kaputingting, no? Ito po ang ating door switch. Diba rin ang ating line 2 mga kaputingting, dadaan muna pala siya sa kanyang thermodis dito, diba mga kaputingting? Tapos gumanon naman siya rito. Gumana naman po hindi siya ng thermodis. Dalawa po ang thermostat niya, no? Dalawa, no? Tapos, didiretso natin siya sa kanya. Door switch. Yan. Ito po ang ating, line 1.
Ngayon mga kabutinting, unahin muna natin ang ating line 1. Ngayon mga kabutinting, ang line 1 po natin mga kabutinting, ay kukunin po natin muna ang kanya. Nagawa muna po tayo ng ilaw, no? Ilaw. Ito po ang ating ilaw. Ang ilaw po natin ay may dalawang terminal. Ito po, no? Tapos ang ating synchronous motor. Ito naman po ang ating synchronous motor. Mga kabutinting, terminal. Ngayon mga kabutinting, tapos gagawa na naman po tayo dito ng transformer. Primary, ito po yung coil niya. Secondary, no? Tapos may dalawa po terminal din po ang ating transformer. Ngayon mga kabutinting, ang gagawin po natin ay pagsisimula muna tayo sa line 1. Tapos lalagyan natin ganun. Tapos i-overlap po natin, ibig sabihin po nila, ibig sabihin hindi po connected, no? Wala sa connected, hindi po connectado ang bawat isa. Tapos ibababa lang po natin para makuha po natin ang unang linya. Ang unang linya na kinuha po natin ang kanyang isang linya ng isang terminal ng transformer. Ha? Tapos ito po isang terminal ng ilaw. Tapos isang terminal ng synchronized motor ng kabutinting, ha. Tapos lalagay po lang po tayo dito ng kanyang magnetron, ha. May dalawang terminal po ang magnetron. Tapos ang kanyang pan, ha, electric pan niya, no. Ang electric pan mga kabutinting, may dalawa dito terminal, no. Ang unang terminal mga yon, itong first terminal di bali po ang ating line 1 mga kabutinting. Ayan, line 1, pumunta ng timer, pumunta dito, pumunta doon. Kinuha niya yung connection ng bawat isa, ilaw, synchronized motor, electric fan niya, at ang kanyang transformer. Okay, natapos na po natin ang ating line 1, no? Ngayon, pupunta na naman po tayo sa line 2. Ang line 2 din po natin, ganito din po mga kuniting. Sisimulan muna natin dito sa kanyang transformer, kasi ang transformer, mga kuniting, dadaan din po siya sa kanyang door switch, no? Ito ang door switch. Kukunekta po natin ang pangalawang terminal po ng ating transformer. Tapos ito pong door switch natin, didiretso na rin po siya sa kanyang door switch. Ayan. Kukunekta rin siya sa kanyang door switch. Yung unang terminal na magbutinting, no? Ito ang unang terminal ng transformer. Tapos, una, nakuha na natin. Tapos ang pangalawa, ilaw. Tapos ang pangatlo, synchronous motor. At ang pangapat mga kabutinting ay ang kanyang pan. I-overlap po natin dito, ibig sabihin hindi po siya konektado. Tapos itatap po natin doon. Ayun. Ayan po mga kabutinting, no? Nakuha na po natin ang linya ng line 2. Ngayon, ikukumpleto na po natin itong transformer at ang kanyang magnetron at ang kanyang kapasitor. No? Kukumpleting, ha? Ito po ang kanyang kapasitor. Ha? May dalawang terminal din po ang kapasitor. Ang transformer po, itong nasa line 1 at saka line 2, sa likod niya po, meron po isang terminal. May isang terminal po dito. Ha? Na didiretso po siya sa kapasitor. Wala po siya kasama. Wala siya kasama. Tapos, itong linya ng ating magnetron, didiretso rin po siya sa kanyang kapasitor. Ngayon, pagdating sa kapasitor, mga kapatid, meron din po siyang diode. Ito pong diode na to, nakatornilyo po siya, nakaground po siya sa kanyang body. Sa kanya pong microwave body, nakatornilyo po, nakaground po ang ating diode, no?
Tapos itong nasa magnetron na to, may kasama na lang po siyang isa pang wire. Ito pong wire na to, pupunta po siya sa transformer doon sa secondary. Tapos itong natitirang isang terminal pa ng magnetron, doon din po siya. Magkatabi lang po sila. No? Magkatabi lang po sila. Ayan. Ayan mga kabutinting, ang ating diagram ng digital timer convert to analog timer. Okay mga kabutinting, maraming maraming salamat po sa panonood po ninyo. God bless po sa ating lahat.